Yun mga kagunting, panibagong video na naman po tayo ngayon. So magbablog tayo ngayon mga kagunting. Kaliligo ko lang mga kagunting. So magbubukas tayo ng shop mamaya. Ang ibablog natin ngayon ay tungkol sa first clipper natin. So first clipper challenge mga kagunting. So ano ba yung unang clipper ko na ginamit mga kagunting, at ano yung brand ng clipper ko, at sino yung bumili? So yun mga kagunting, babalikan natin yung history ng clipper na to mga kagunting, yung unang clipper ko na ginamit ko nung muna akong gumupit mga kagunting. So yun, pag-uusapan natin mga kagunting. Siyempre bago natin simulan mga kagunting, bibigyan muna natin ng simpleng montage yung clipper na natin mga kagunting. So let's do this. Peace! So, pag-uusapan natin yung unang clipper ko na ginamit ko sa paggugupit, ginamit ko sa trabaho bilang barbero, kung anong brand ba ito, kung sinong bumili, tsaka kung anong history nito mga kagunting. So, yun, pag-uusapan natin. So, yun mga kagunting, yung clipper na to ay wall super taper mga kagunting, corded siya. So, ito yung kauna-unahang clipper na ginamit ko noon mga kagunting, nabili namin. Kasi dati noon, nasa ibang shop pa lang ako mga kagunting. Ibang clipper yung ginagamit ko, sa boss ko yung ginagamit ko. So, napag-isip-isip ko na bumili rin ng sarili ko. Kasi kailangan ko din. So, plano ko nang magsarili ng shop noon. So, shout out sa misis ko na siya yung bumili ng clipper na ito mga kagunting. Siya yung tumulong sa akin para mabili yung clipper na to, super taper, while super taper mga kagunting. So yun, 4K plus yung bili namin nito mga kagunting. So yung misis ko bumili nito mga kagunting, kasi ang hirap mga kagunting noon na magsimula, wala kang gamit, wala pa akong kunting noon. Yun, nabili namin yun, hindi pa ako nakakaroon ng shop noon, nabili ko yun. Pero ginagamit ko, dinadala ko sa pinapasukan kong barbershop noon mga kagunting. So tinatry ko hanggang sa pinapagalitan pa ako ng misis ko noon, kasi ayaw niyang dalhin ko. Ayaw niyang magamit sa iba. Gusto niya magamit yung clipper na yun sa shop lang namin. So yun mga kagunting. At yun nga mga kagunting, yung history ng clipper na to. Dahil din sa ang hirap ng namamasukan ka lang. Ang hirap ng humihiram ng gamit. So tinulungan ako ng misis ko na bumili ng clipper na to. Binili namin. So yun mga kagunting, nagkaroon ako ng clipper na siya rin yung unang clipper na ginamit ko dito sa shop ko noon mga kagunting. So way back 2014, so nagsimula yung shop mga kagunting. So yun yung clipper, kauna-unahang clipper na ginamit ko, wall super taper, corded. So nakikita nyo naman sa mga picture mga kagunting, dyan sa mga picture na pinapakita ko, na yan lang yung clipper ko noon mga kagunting, hanggang sa nadagdagan, lumipas yung panahon, nadagdagan mga kagunting. Mga kagunting, ang haba ng samahan namin ng clipper na to, kasi sa tagal na ginamit ko to, walang kapalit, walang extra, wala akong extra noon na clipper dito sa shop. So sagad-sad talaga, mag-isa siya na kasama ko sa paggugupit. So hirap pag pumapalya yung mga blade niya, so kailangan bumili ulit ng blade, walang backup. So yun mga kagunting, so napag-isip-isip ko na
tagdagan yung Clipper ko. Nagdagdagan ng mga China brand. Hindi nagdagdagan ng wall brand kasi mahal, mahal yung brand. Ay, yung wall. Nakaka-proud mga kagunting, nakaka-proud na share yung background ng Clipper na to kasi awa ng Diyos. Ilang taon kong ginamit mga kagunting, hindi pa nagkaroon ng problema sa makina. Yung mga blade lang mga kagunting, yung mga blade lang niya, laging pinapalitan ko mga kagunting. So, nakikita nyo sa picture, papalit-palit ng blade. Pero yung makina niya mga kagunting, ayos pa. So, yun, papakita ko sa ang picture nito mga kagunting, yung loob ng makina, yung Clipper na to mga kagunting yan. Ayos pa naman mga kagunting, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Pero may value kasi yung pinagsamahan namin ng Clipper na to mga kagunting. So, araw-araw noon, araw-araw na siya. Yun lang yung ginagamit ko mga kagunting kasi walang palit. So hanggang sa napag-isip-isip kong dagdagan ulit mga kagunting yung mga corded Clipper ko. So bumili ako paunti-unti yun mga kagunting hanggang sa nakabili na rin ako ng cordless na Clipper. So yun, nadagdagan yung mga cordless na yung mga Clipper natin, nadagdagan ng cordless. So okay na sila mga kagunting, hindi ko na gaano ginagamit yung unang Clipper ko ngayon kasi meron na tayong mga China brand na cordless. Yung blade lang nalagaan ko rin yung blade niya. Kahit di ko ginagamit, bago yung blade niya mga kagunting. So yun. Kung hindi dahil sa mga group na sinalihan ko sa BNP, BCPH, sa BNP, yan mga Facebook group ng mga barbero, yun na doon ko na na-realize na kailangan mag-upgrade ng gamit, kailangan mag-invest ng gamit. So yun mga kagunting, shout out sa mga gustong matuto at sa mga nagsisimula pa lang sa industriya ng paggugupit. So kailangan mag-invest, hindi naman masama mangarap na magkaroon ng maraming gamit mga kagunting. So kailangan mag-invest para din sa craft nyo mga kagunting, para mas mapaganda pa yung mga gupit nyo. So yun, kung kaya nyong bumili ng bago, bumili mga kagunting. Hindi hadlang yung isang Clipper lang mga kagunting na i-pursue yung gusto mo mga kagunting. So, yung gusto mong maggupit, so kailangan inspirado ka lang, magsikap ka mga kagunting. Yun, tsaka i-take mo na challenge yung isang Clipper mo lang, balang araw madadagdagan rin. So yun mga kagunting. So yun mga kagunting, hanggang dito na lang yung video natin. Ito na yung history at background ng Clipper ko. At sana may na-inspire sa mga nanonood na baguhan pa lang. Sana na-inspire kayo. At sana dumami pa yung mga gamit natin mga kagunting. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako ng mas kalidad na mga gamit. So yun mga kagunting, don't stop dreaming. So yun mga kagunting, hanggang dito na lang. Sana like nyo yung video na to at huwag na rin kalimutan mag-subscribe mga kagunting. Mga bago pa lamang sa ating channel, don't forget to like, comment, and subscribe. Let's do this mga kagunting. Peace! Yun mga kagunting, nice ko lang mag-shoutout kila Sampits the Happy Barber, Ramil Barugo, Ivan Sape, Ivan Safe, yun. Mga tol, shoutout sa inyo mga boys. Ganun na rin kay Henry Saroka Macrol, JR Santuyo, Percival Marquez, at lahat na rin ng mga sumusuporta sa ating channel, Ma'am Via Pascual. So, shoutout sa inyo ma'am. Ganun na rin kay Elaine Jill Fabro, shoutout sa iyo. Yung misis ko na bumili ng unang Clipper ko mga kagunting. Shout out sa lahat mga kagunting. Salamat sa panonood. Be blessed and be a blessing to others. Yung mga kagunting. Let's do this. Peace.